Hi! Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina! Mayroon ako dito isang pirasong pitchay or Chinese cabbage. Tanggalin na pa, putulin natin yung pinakapuno para mabilis siya tanggalin. Ihiwalay natin yung mga dahon at piliin lang natin yung hindi punit, yung buo pa. At yung mga hindi na pwede o yung maliliit na siya na puti, pwede na natin isit aside dahil pwede pa naman natin gamitin yan sa iba pa nating luto. Pwede natin isahog yan. Pagkatapos niyan, mayroon na ako ditong kawali na nagpainit na ako ng tubig. Lagyan lang natin ng asin at ibablanch natin yung ating pitchay. Ilagay lang natin yan sa mainit na tubig at paunti-unti lang para mabantayan talaga natin at siguraduhin mo lang na talagang hindi siya ma-overcook hanggang sa lumambot lang yung pinaka-stem niya kasi para mamaya hindi siya mahirap i-roll para kung pag ibinalot na natin sa ating giniling madali siyang i-roll, hindi siya maputol kasi pagka malutong mapuputol yan. Pagkatapos mayroon na ako ditong tubig na malamig sa bowl. Ilagay lang natin yan sa malamig na tubig para ma-stop na ang cooking process niya, hindi siya ma-overcook. At pagkatapos yan na malamig na siya, ilipat natin yan sa strainer at patuluin hanggang sa matuyo. Habang inaantay natin na makatulo yung ating pitchay, mayroon na tayo ditong bawang. Pitpitin lang at saka hiwain ng maliliit at ilipat sa isang bowl at i-sit aside. Sunod na rin natin hiwain yung sibuyas. Ganun lang din ang process. Maliliit lang din at pa-mince. Hiwain lang natin. Pagkatapos natin yan mahiwa, ilipat lang din ulit dun sa bowl kasama yung ating bawang at isit aside lang din. Habang ginagawa natin yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Lasang Pilipina. At mayroon din tayo ditong 250 grams na ground pork. Magsimula na tayo magluto sa kawali, maglagay ng mantika, painitin at ilagay yung bawang, ihalo hanggang sa maglabas ng aroma. Isunod na rin ilagay yung sibuyas. Ganong process lang din, ihalo hanggang sa mag-translucent. At ilagay na rin ang ground pork, ihalo hanggang sa maluto. Pagka nakita mo nang okay na yun at saka iba na ang kulay ng ground pork natin, ilagyan na natin ng paminta. Ihalo lang hanggang sa mag-combine yung paminta sa ating giniling. At pagkatapos niyan, itanggalin at saka ilipat sa isang bowl at palamigin. Habang inaantay natin na lumamig yung ating giniling, hihiwain na natin yung ating carrots. Kalahating carrots lang yung hiniwa ko kasi kapag isang piraso masyado na marami, hiwain lang natin ng maliliit na pa-cubes. Kung kaya mo pa siya paliitan, mas maganda kasi giniling nga yung paglagyan natin kaya kailangan maliliit na hiwa. At pwede na yung ating carrots, pwede na natin ilipat sa ating bowl at maghiwa na rin tayo ng spring onion. Ganun lang din, the same process, hiwain lang na maliliit. Kung kaya mo pa siya mas liitan, mas maganda. Pagkatapos mo yan hiwain, ilipat na rin natin doon sa bowl na kasama ng ating mga carrots at giniling. At maglagay na tayo ng soy sauce, liquid seasoning, at sesame oil. At lagyan na rin natin ng isang pirasong itlog.
Ihalo lang hanggang sa mag-well combine yung lahat nating ingredients, lalo na yung itlog mahalo sa ating giniling. At maglagay na rin tayo ng 1 tablespoon na harina. Ihalo lang ng mabuti dahil yung harina yun ang ating pinakamabinder sa ating giniling para lumapot o kumapit siya mamaya pagka niroroll na natin. At i-set aside muna natin at babalikan na natin yung ating pitsay. Patuyuin lang, punasan ng paper towel. Ganun lang din ang gawin sa lahat na pitsay. At i-flatten lang natin sa ating chopping board para talaga pagka nilagyan na natin ng giniling yan, hindi maglabas yung giniling sa gilid. Siguraduhin mo lang talaga na masisealed mabuti yung pagka-roll mo sa giniling. Kagaya lang sa nakikita mo sa video sa ginagawa ko mga kalasa, ganyan ang gagawin mo para pagka pinirito mo na yung ating pitsay mamaya, walang lumalabas na giniling. Pagkatapos yan na ma-roll mo ng mabuti, lagyan natin yan, gamitan natin ng toothpick. Tutusukin lang para masisealed siya na hindi siya magbuka mamaya. Gaya yan, ulitin lang natin hanggang sa maubos natin yung pitsay natin at malagyan lahat ng giniling. At mayroon na rin tayo ditong breadcrumbs, itlog at saka harina. Una, i-coat muna natin sa harina yung ating pitsay. Sunod sa itlog, siguraduhin mo lang na makot mabuti ng harina yung ating pitsay para pag nilagay na natin yan sa itlog, magkapit din yung itlog. At sunod sa breadcrumbs, ganun lang din. I-coat lang din ng breadcrumbs. Siguraduhin mo lang na makot lahat yan ng breadcrumbs para magandang outcome mamaya pag prinito na natin. Ito na yung ating finished product. At sa kaldero, naglagay na ako ng mantika, pinainit ko na. Ilagay na natin yung ating pitsay at pahinaan mo na rin yung apoy para hindi agad mabigla maluto o masunog yung ating breadcrumbs. Dahil nga sa kailangan pa rin naman natin yan lutuin dahil naglagay tayo dyan ng itlog, kaya kailangan maluto din yung itlog sa loob. Kaya mahina lang ang apoy natin sa low medium heat lang hanggang sa mag-golden brown lang siya. Pagka nag-golden brown na, pwede na natin tanggalin yan at ilagay sa strainer at patuluin yung excess na mantika. At ganun na lang din ang gawin sa mga iba pa nating pitsay. Prituhin na lang natin hanggang sa maluto lahat. Ito na mga kalasa, presenting yung ating cabbage roll na napakaganda ng pagkaluto natin. Hihiwain natin sa gitna at hiwain pa rin natin para maging isang serving cut lang. Ganyan tingnan mo mga kalasa, napakaganda niya at napakalutong ng labas at saka soft naman yung loob. At lalo na yung ating pitsay, napaka-crunchy. Hindi naman siya na-overcook. Hiwain na lang natin lahat yan at siguraduhin mo rin matanggal mo yung toothpick bago mo hiwain. At ilagay na lang din natin sa ating serving plate at ready to serve na. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Pagkatapos, gagawa muna tayo ng sauce. Sa bowl, maglagay tayo ng toyo, suka, at sesame oil. Tansyahin mo na lang kung gaano karaming gusto mong sauce. Ikaw na, nasa sayo na nakadepende. At lagyan din natin ng chili flakes kung gusto mo ng medyo maanghang. Ito na yung ating cabbage roll na pwede na natin yan tikman bago tayo maubusan. Talaga naman lagi naman tayo nauubusan dahil nauuna lagi yung ating mga chikiting. Kaya mga kalasa, kayang-kaya mo to gawin dahil napakasimple niya lang at napakadaling gawin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!